Nakatunga nga lang. Hindi nila sinagot. In fact, kahit katabi namin yung NTC, nakatunga nga lang sila. So, it means parang inaamin nila. Attorney, di kanina nyo po pa pinopoint out po yun na walang basihan yung investigasyon na ginagawa nila dahil nga una-una, hindi nga daw sila nag-imbestiga, di ba? Nagsang-ay lamang po sila dun sa report ng kamera. Tama po. Ano ang sagot nila bakit hindi sila gumawa ng investigasyon na sarili nila? Hello? Yeah, by the way, nandito din si ano ha, Sir Jason sa. Baka may tanong kayo kay Sir J. Yes, well, after sa akin, ibigay ko yung phone ni Sir Jason. Apa? Sinabi ko na ng mga yung mga disappointment ko sa NTC. Ang, yung NTC, nila? Nakatunga nga lang. Hindi nila sinagot. In fact, kahit katabi namin yung NTC, nakatunga nga lang sila. So, it means parang inaamin nila kasi ang sinasabi kasi natin, hindi ka opinion, kundi based on public documents. Nakalagay kasi sa dokumento na pinipirmahan nila na yung decision nila is based on the determination from the House of Representatives. So, ibig sabihin, sinurrender nila ang bataan. Sinurrender nila ang quasi-judicial body, a function or power ng NTC. Parang ano siguro eh, ako ang basa ko dun, parang nautusan lang sila ni Tamba. No, ito, i-suspend nyo itong SMNA eh. Parang ganun po ang nangyayari lang eh. Kaya hindi sila makaimit kanina eh. Para ho silang tamime talaga eh. Wala ho silang maisagot sa inyo. Para napahiya sila, so sabi ko nga na kailangan, huwag niya kalimutan yung po. Office sila, advice, we will file a criminal case, is an case against sa Office of the Ombudsman. So, magpa-file na po kayo pag hindi ho talaga nila sinagot yan, ano? Sana nga ho, inaasahan ng taong bayan yan. Actually, alam nyo, dun, yung paliwanag nyo kanina, napakaganda rin pagdating ho doon sa libel na kung saan ay sinabi nyo, even if hindi patanong yon, eh wala, hindi ho yun malicious. Tama po. Pwede ho yung may paliwanag po yung ibig sabihin na ng malicious. There is a presumption that libel statements are malicious, but hindi lahat. May exception except yung mga qualified statements to criticize public official in the performance of their official function. May nakalagay din sa batas sa what we na kailangan statement of a discreditable act of malicious statement, hindi patanong. Kung patanong yan, hindi naman statement yun. So, hindi siya libelous. Granting na statement yung ginagawa ni Ka Eric, hindi pa rin papasok sa libelous kasi covered siya ng defined privilege communication. Ngayon na. Nako, boarding na. Papunta po din kasi ang grupo ni attorneys dito sa Davao. Hindi, ang ganda po nung medyo naputol po yung linya. Maganda nga po yung sinasabi ni Attorney Mark na una-una, pinlay nila yung video. Yun nga, napakaganda. O, pinlay nila yung video at talagang patanong yung sinabi ho ni Ka Eric. At the same time, even if ito ho'y statement nga, hindi ho ito malicious kasi nga ho, meron tayong mga desisyon na sa korte na dapat ang mga opisyal ay hindi ho sila onion skin, di ba? At the same time, part ho ng kanilang trabaho, yung statement na, o yung patanong na sinabi ni Ka Eric. Tama. So, mahina ho talaga. Hindi dapat balang sibuyas. They are subject to public criticism. Tama. Actually, naalala ko dyan yung kaso ni Trillanes kay Mocha. Talo si Trillanes doon eh. Sinermonan siya ng korte doon eh. Sinabi sa kanya doon eh, hindi dapat ang public official eh, all his skin eh. Nako.
Baka mayroon tayong katanungan kay Sir Jason sa bago sila mag-boarding. Oo.